Tawagin naman natin ating second contender, ang Win Nurse Singer ng La Union, si Alessandra Galvez. Oy, Win Nurse Galvez. Ganda rin ni Ito, balita naman natin kaya, no, mahilig ka daw magluto ng pasta. Wow. Anong favorite mong pasta na niluluto? Favorite ko na niluto, carbonara. Carbonara. May alam akong pasta, nakalimutan ko na sa dulo ng sahiya ko. Baka ipid yan, pasta sa ipid. Iba yun. Yung flat lang. Ano fettuccine. Fettuccine ba? Fettuccine. Ano na? Basta yun na yun, nakain ko kasi nakalimutan ko. I-google nyo, tulungan nyo kami. Tulungan nyo ako. Pero ganun, bakit ba yun yung sa lahat ng po pwedeng maging dish, bakit pasta yung nakahibigan mo? Para sa akin, mas madali kung siyang naluluto. Tapos, gusto po kasi tabihin yung cheese. Kaya, Ikaw ba mismo gumagawa ng noodles galing sa dough or O instant yung noodles mo? Instant na. Kasi fresh. Hindi kasi di ba meron iba na ikaw nagmamasa. Yung ready to be ready to order. Kasi medyo time consuming yun. Mahirap yun. Tsaka kung ilang kilo gagawin mo, kawawa ka naman. Nakakapagod yun. Magkakaroon siya ng muscle. Pero ito yung maganda rin kay Alessandra. Kasi mukha kang familiar. Galing ka palang The Voice. Kaninong team ka before? Team Sharon po. Kumusta yung journey hanggang saan yung inabot mo sa competition? Umabot po ako hanggang live shows. Wow. Magaling na bata. Magaling to. Yes. Ano bang kanta yung nagpaikot? Di ba gano'n? Oo, meron. Nagpaikot ng chair. Ano po? Oops, I did it again. Oops. Britney! Kaninong version yan? Kasi ano for sure yung version ni Britney yung kinanta niya. Originally po kay Britney Spears, pero version po ng Postmodern Jukebox. Ang daming version na ganyan eh. Binabali yung tono ng kanta. Favorite ko sa... Yung na rin eh. Ano? Sumampo siya. Anong sinabi ko? Paano? Pabibin ako siya. Kaninong version yan? Kaninong version yan? Sa'yo. Personalized. Correct. Alessandra, ito may tanong lang ako. Since ang bata mo pa nag-start ka sa singing, meron bang, ikaw ba'y nag-undergo ng proper workshop ka daw ba? Ngayon po, kami na lang po magkakapatid yung nagtuturoan. Ay, that's good. Ay, oo. Paano ba? Ito yung gayahin mo, tapos gagayahin naman niya? Or meron... Depende po sa magkakapatid kasi iba-iba rin po kasi kami. Iba-iba? Iba-iba kayo ng tunog, ng genre? Genre rin. So, ikaw, anong genre mo ba? More on jazzy, tapos blues. Jazzy. Oo, kasi postmodern June. Yun yung tone, yun. Pero yung mga kapatid mo naman? Yung mga kapatid ko po, minsan nagpa-pop. Basta, lahat naman po tinatry namin, pero yung mas... Specialty mo yun. Pero ano na lang yung hindi nyo kaya? Kasi mukhang alam nyo lahat. Oo, parang alam nila. Parang madali ang usapan. Pero siyempre, pag magkakapatid kayo ba'y na-try nyo na ba ang kumbaga sumali ng competition ng... Sabay-sabay. Oo, together. Opo. Tapos, minsan po nagtitrio po kami. Ngayon po kasi apat na po kami. May baby na po kami kapatid. Oh my God, kumakata na. Masabay po kapag pinapakinggan yung mga songs. Pag trio ba, pwedeng dalawa lang? Pwede mo apat. Sumasagot ka talaga. Tsaka it runs on the family na lahat kayo kumakanta. Si mami, si daddy. Apo, kumakanta. Singer din talaga. Pasalihin mo na rin dito para kayo lahat maglaban-laban. Oh, more chances of winning. Pero iba-ibang araw kasi kayo pwede niya magsamay. Lahat yung taga-Luzon eh. Pero ang ganda lang kasi libre yung workshop nyo kasi sa family nyo mismo doon na kayo nagtuturoan ng kanta. Pero honest ba kayo sa isa't isa pag alam mo na ay medyo tagilid ka dito? Paano nyo sinasabi yun pag ganun? Ano po? Siyempre po sabihin namin, dito may flat ka, kailangan ayusin mo yung part na yun. Para mas maganda yung pagkakanta nila sa harap ng ibang tao. Pero ikaw ba personally, pag halimbawang critic ang tawag doon, di ba? Constructive criticism. Pag sinabi sa'yo na, medyo ka dito sa part ka to, ganyan. Sa pagtanggap ba nun, medyo mas sakit, nasaktan ka ba? Or, hindi okay lang. Mas gusto ko nga po na nasasabihan po ako para alam ko kung ano yung itinitin. Akala ko mas gusto niya nasasaktan siya eh. Mas gusto. Masokista pala to eh. Ito. Paano kapag yung performance ng kapatid mo, napaka... gongable. Paano mo sasabihin sa kanya? I love the word. Yung gongable. Kagong, ganun. Po, ipapaulit po namin sa kapatid namin. Parang, ulitin mo to, kailangan maging maayos siyang pakinggan. Sabihin niya na, unang nota pa lang gong ka na dyan, te, palitan mo. Ayusin mo. Pero maganda to, kasi syempre, di ba, nagririnigan sila, kino-correct nila yung isa't isa. Honest. Ito, last question daw. Sa inyo ba magkakapatid, may competition din? Hindi ba kayo nagkakasabay sa isang kon? Kapag po nakakasabay kami, minsan po may isa natitira, gano'n. Teamwork, no? Teamwork pa rin. Tama. Pero ano bang pinaglalaban mo sa
pagsali mo dito sa tawag ng tahanan. Yung naging dahilan mo, what invasion mo pinaglalaban, o bakit kasi wala dito? Ano po, simula una po ko po kasing narinig yung tawag ng Tangali. Gusto ko na po talagang sumali. Tapos, gusto ko rin pong ialay yung performance ko po para sa family ko, para sa mga kapatid ko. Yun. Aabangan namin yan, mamaya. Aabangan namin yan. Ano? Nandiyan ba yung mga kapatid mo? Wala po. Ay, mag-isa ka lang? Nasa province po. Ah, okay. Kalingan mo mamaya, ha? Yes. Congratulations at nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Hi, Kapamilya. Subscribe to ABS-CBN, its Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!